Birong dalawang anak ko, hinihatang ko, active sa school. Honors ang anak, sasabi ng friend, ano ba yung anak mo, sa akin tinumaliit. Sinabi niya, mama, sikit ng tiyan ko. Hindi ko na kaya. Pagbalik ko po ng hospital, parang hindi ko na kaya yung anak ko tingnan kasi papabla na po talaga. Sa tuwing nakikita namin siya, sumasakit yung ano namin, yung puso namin dahil nakikita namin yung kapatid namin sa ganong sitwasyon. Hindi siguro siya naturukan ng dengbak, siya hindi mangyayari sa kanya yun. Sabi nung anak ko, gusto kitang mayakap. Tapos walang isang oras, tumawag yung mga pinsan ko na wala na daw yung anak ko. Nung naturukan po siya na isang beses, after 6 months po, meron po ako nakitaan sa kanya na parang lagi po siyang mainit ang pakiramdam niya, lagi siyang ligo ng ligo. Tapos parang nag-iba yung ugali niya, parang naging mainit din ang ulo niya. Wala na ako dito nun kasi umalis na ako, nag-OFW ako. Nagkasakit yung anak ko, nilagnat siya, tapos nagka-rashes. Dinala ko siya ng hospital. Nagpabalik-balik na kami dahil sa sakit ng tiyan niya. Ikita ko po yung aking anak nakaupo sa upuan. Sabi ko, Nat, ano ba talaga ang naramdaman mo? Sabi niya, Ma, parang nawawala yung mga buto ko sa tuhod at saka ng lalampo. Grabe pong paghihirap niya po ngayon kasi sobra-sobra pong masakit sa kanya. Nakikita po namin siya hirap na hirap. Sabi daw ng anak ko, Daddy, masakit dibdib ko. Nung paglapit ng asawa ko, bigla siyang nag-collapse. Dinala siya sa malapit na ospital. Di nung inanon ng doktora doon sa malapit, sabi daw, wala, kulang ang ano nila, yung sa ano, yung gamit sa ospital. Ililipat nila. Nilipat siya sa pangalawang ospital, wala daw, walang, kumbaga, wala siya, walang pwesto, walang bakante. Dinala ko siya ng ospital. But nagpabalik-balik na kami dahil sa sakit ng tiyan niya. November 2016, na-admit na siya ng RMC, 3 weeks kami doon. Tapos ang findings, gastro lang. January ulit, 2017, masakit ang tiyan, balik na naman kami. Tapos kung ano-ano examen, akala nga nung una nung doktor, appendix lang, kaya lang nagtataka ang doktor, tumatay siya ng dugo na. Masakit ang tiyan niya, nilalagnat siya. Pag sinasabi ko may sakit, masakit ang tiyan niya, nilalagnat, hindi binibigay lang ng therapy sa kanya, si hot compress, punas-punas. Ano po siya? Napapain ko siya. Pumunta po yung mga classmate niya. Yun po ang nagsabi sa akin na naturukan po talaga ng limbak si Simer Kaksil. Bakit naman po sila nagturo sa anak ko na wala naman akong pao-beso? May magulang pa naman po yung anak ko eh. Dapat nagpaalam sila. Dahil sa limbak siya, ang laki ng pagkakaroon ng epekto sa katawan niya, lalo na sa utak niya. Ang gusto ko lang, managot yung dapat na managot. Kung sino man yung nagpatupad itong dembaksya na yan, yung laso na yan. Kasi ang hirap tanggapin yung anak ko, mawawala ng ganun-ganun lang. Uuwi ako, dadatnan ko, nasa puting kahon yung anak ko. Ang hirap talaga. Sana po, pagtuunan po talaga nila ng pansin yung dembak siya kasi minsan parang binabaliwala na lang po nila. Hindi po yan isang hayop. Napunin nila sa amin na walang kalaban-laban. Hanggang ngayon po, naghihinagpis ang dimdamin ko po. Dahil yung anak ko na yun, yun ang inaasahan kong makatulong sa akin. Hanggang ngayon, hinahanap pa namin ang justisya. Ilang pang bata ang magbuhis ng buhay. Ano pa bang gusto niyo patunay sa dayback siya? Ang dami ng batang namatay. Bakit ayaw niyo aminin? Kayo ang nagpasok sa public school dahil kami na ang kaya niyong bigyan niya. Dahil na mahihirap lang kami. Sinamantala niyo yung aming kahirapan. Imbis na proteksyonan niyo ang aming mga anak.
bakit kayo pa ang naglagay sa kapahamakan sa anak ko? Nasa inyo po ang power para makamit namin ang justisya. Napakarami pong batang nanganganib ang buhay. Hindi lang po anak ko, hindi lang po anak ng iba. Napakarami pa po, iilan pa lang po kami sa nabibiktima. Paano pa po yung ibang buhay ng bata?